na namang hinihinalang illegal na Pogo Hub ang na-raid. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, higit 150 dayuhan at 29 na Pilipino ang inaresto sa raid sa Porac, Pampanga. Kinasa ang raid kasunod ng mga reklamong human trafficking. Para sa iba pang detalye, kaugnay niyan, kausap po natin ngayon si Presidential Anti-Organized Crime Commission Chair Yusek Gilbert Cruz. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon, Ma'am Ruth, at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Pakibigyan po kami ng detalye, ano pong nangyari dito sa raid at paano niyo po natuntunyaan? Well, may reklamo kasi sa amin ano, na merong nagaganap na dyan na human trafficking dito sa Royal Garden Estate, particularly dito sa Lucky South 99. Ano. And yun nga, nung dumating kami, may mga nagtatakbuhan ng mga foreigners at mga Pilipino. So we try to stop them, tsaka check namin. And it turned out na ito nga ay galing nga doon sa Pogo Hub na re-raiding namin. Yusek, yung sinasabi po na Pogo Hub na ito, illegal po ba yan? As in, wala po siyang lisensya? Opo. Sa pagtatanong po namin sa Pagcorpor, wala po silang lisensya ngayon. Ano? At sabi ang di umano, ito raw ay nasa proseso na. But sa ngayon, talagang wala silang lisensya. And then, gaano po kalaki yung operations niyan? Pakibigyan po kami ng idea kasi parang ito atang mismong compound ba ito or building ay malaking facility din po ito na nandyan po yung Pogo Hub? Actually, di pa po kami tapos mag-search. Ano? Dahil kinukumpleto pa namin yung mga grupo. Dahil nga sa napakalaki ito, kailangan gawin namin systematic yung pag-search. Kasama namin dito yung PNP, yung CIPG, of course, yung Anti-Cyber Crime Group. Kasama po natin yung ating kasundaluhan, yung PNP Pora, at yung DOJ, pati yung immigration po, kasama po natin. So, kailangan po talaga yung approach natin dito systematic dahil napakalaki po ng dugo. Okay. Natukoy na po ba kung sino yung nasa likod ng operations niyan? Kasama po yan sa iniimbestigahan namin. Ano? But for the meantime, meron po kaming biometrics po sa immigration para po malaman namin yung mga true identity nitong mga na-aresto natin at malaman natin kung sila nga ay may mga kaso sa kanilang bansang pinanggalingan. Yung binabanggit nyo po kasi medyo marami po ba dyan ay nakita ko yung initial na report, marami po ay mga Chinese nationals, ano po, pero may iba rin pong foreigners pa. Tama po yun. 128 po yung Chinese nationals. Meron po tayong Malaysian, meron po tayong taga Myanmar, meron po tayong Vietnamese, at meron din po tayong mga Pilipinos. Opo. Ano po ba yung idinulog sa inyo, Yusek, yung binanggit namin kanina, human trafficking, at may iba pa po bang posibleng krimen, well, aside from sinasabi nga na illegal din itong operation nila? Yeah, opo. Aside din sa pagiging illegal yung operation nila, tama po yun, may human trafficking crimes na nangyayari po dyan. Meron po tayong mga pananakit na ginagawa po dyan. At yun nga ho, may mga witnesses na rin po tayong nakuha na magpapatunay at complainants po na magsasabi na sila po ay talagang biktima ng human trafficking. Ano po ang posibleng kaharapin na kaso ng mga nahuli nyo dyan? You know, pinag-aaralan pa namin yung ibang kaso, but definitely we'll be filing cases of human trafficking, physical injuries, and of course, yung mga Chinese po na wala pong mga dokumento, they will be subjected to immigration laws. Kung kasi itong karamihan dito, wala akong dalang passport ng mga nag-datman po natin. So, in violation po yan ng condition ng kanilang stay dito sa ating bansa. Meron po ba kayong mga nakuhang mga, I don't know, illegal or contraband dyan? Or ano po yung nakita nyo dyan sa loob ng Pogo Hub? Kagaya po ng sinabi ko, ongoing pa po. Magsisimula pa lang po yung search natin. Gusto po namin maging systematic ito. At ayaw po nating masira kung meron pang mga ebidensya makuha. Dahil importante yung sa amin makuha ng buo yan at maimbestigahan at ma-examine, of course.
Yusek, medyo marami din po yung, ito po ay naaresto lahat. Hindi po ito parang na-rescue, ang term po ba nito ay naaresto? Tsaka saan po yan sila dadalin ngayon? Sa ngayon ho, nandito na po sila sa Manila, yung iimbestigahan na po natin. Yung mga Pilipinos naman po, check natin kung mga housekeeper po sila o kaya mga trabahador lang po sila, hindi po sila part ng scamming activity. Automatic naman po yun, i-release natin kung wala po silang kinalaman doon sa scamming activity. Okay, maraming pong salamat kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Yusek Gilbert Cruz. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.